naman kasi ito yung amo. Sakto pagising niya, linis ang sakyan niya. Tatrabaho na siya. Kaya papawis muna. Amo ang makarelate nito yung mga nandito sa Riyadh, Saudi o saan man. Basta mga OFW, ganito talaga. Buhay ng OFW, magising yung maaga. Para lang linis ang sasakyan. Meron pa isa sa labas. Buhay. Tsaga-tsaga lang mga kabayan. Magtatangin pa rin tayo sa mga munting pangarap natin. Ganito talaga dito. Masortehan lang. Sabi nga nila, dalawa kayong pupunta ng OFW. Magtagumpay o matalo. Tsaga-tsaga lang talaga para sa pangarap. Kita ito ba yan? Buti nga ito, maliit lang. Yung sa mga iba dyan, malalaki, mataas. Kailangan pa lang kapit. Ito, abot kamay. Dapat kasi yung isang basahan mo basa na may sabon. Tapos, susundan ng tulo. Para isa mong mata. Diyan na yung technique dito, lalo na pag-itim. Okay mga kawayan, mabuhay po tayo ng mga OFW. Ayan mga kabayan, dito sa Riyadh, sa mga driver dyan, hindi ka lang taga-maneho dito, taga-dilig ka rin ng halaman. Kagaya nito, ayan. All around ka rin dito. Hindi ka lang tagalinis ng sasakyan o tagamaneho. Ayan, pag may mga sirang ilaw, ayan, papalita, ipapagawa sa iyo yan. Tapos, pag may mga sirang gripo, magtutubero ka rin. Depende sa amo, siyempre, kaano, tatanungin ka. Eh, yung amo ko kasi, alam niya na marami akong alam. Kaya pagkaano yung problema nito sa bahay, hindi natatawag sa labas yun. Ipapagawa nila sa akin. Noong lockdown nga kay, mga kabayan. Noong ilang buwan lockdown, naging barbero pa niya ako. Pati sa mga bata. Anim na buwan din akong nagme-maintain sa ulo niya. Wala eh. Ganun talaga ang buhay ng OFW. Ito, may kulay ako dito. Ayan. Aliwbati yan. Okay lang naman sa kanya na nagtanim ako ng gulay ko dito. Ito, aliwbati. Ito naman, kamote tops. Pagka gusto kong magluto ng bangon, sinigang na bangon, ayan, may gulay na ako. Ayan. O di kaya ay... Ay, ito, kangkong naman to. Kangkong yan. Tatlong klase ang gulay ko dito. Ayan, kangkong yan siya.
Ayan mga kabayan, tsaga-tsaga lang dito para alang-alang sa pangarap, kumbaga. Alam nyo naman yung buhay natin dito. Paswertehan lang rin sa amo. Kung yung amo mong respecto, wala. Buti na lang itong amo ko, okay naman. Okay na okay talaga. Alam nyo ba, maglilimang taon na ako dito. Hindi pa kami nagtalo nun. Kaya, pinagmamalaki ko yun eh. Yun lang. Violation ko sa camera, kinaltasan ako. Eh, nagkataon din kasi na ano, lockdown. Wala akong biyahe. Ayan, sabi niya. Alam ka naman sabi niya, ako magbabayad dyan. Eh, sa'yo yan. Ikaw ang may kasalanan. Kumbaga, penalty ko daw. Kaya, cut salary ako. Pero okay lang. At least, hindi naman mabigat yung trabaho. Walang biyahe. Kagaya ngayon, ang biyahe ko, tanghali lang. Mag-aatid lang ako ng pagkain niya. Mamaya, alas 12. Pagkatapos na, wala na. Maghapon na akong dito lang sa bahay. Punta dyan sa mga kaibigan. Yan lang, biyahe ko ngayon. Pero minsan, nagpapahatid siya. Yan lang. Wala kasi pasok. Online kasi yung mga alaga ko ngayon. Kaya, magaan yung trabaho. Yan lang, mga kabayan ko dyan. Reportahan nyo lang guys yung channel ko, mga kabayan ko dyan. At dadalawin ko yung mga bahay nyo. Dito may isa niyo pa ako sa laba. Ito yung alaga ko. Hey Jen, come here. Hey, come. Come. Nagot ka sa akin kumaya. Dad, kayo naman.